Hi guys, welcome back to my channel, Rex Casimiro. Guys, for today's vlog, taglish tayo, English Tagalog. Guys, paano ma-maintain natin ang Kristyanismo sa mundo? Yan. Dahil nga sa nangunguna pa rin ang Kristyanismo sa buong mundo, nangungunang reliyon sa pinakamarami, paano natin ma-maintain? Yan guys, ito share ko lang kasi isa rin akong Kristiyano. Pinag-aral ako ng Christian Catholic. Yan, paano natin ma-maintain? Kasi napakarami ng reliyon sa mundo. Yung iba nga nagre-recruit pa yung mga Kristiyano, nire-recruit nila para mag-convert sa kanila. Yan. Tapos may haka-haka pa na mauungusan na tayo nung pangalawang reliyon. Kasi tayo nangunguna, yung Kristiyano. Mauungusan na raw tayo within 2030, 2040, 2050. Ayan, mauungusan na raw yung Kristiyanismo. Yan. Yung nang una guys, papaliwanag ko lang yung Kristiyanismo. Hindi lang Katolik ha. Maraming branch ang Kristiyanismo pero tawag pa rin sa kanila Christian kasi bumabase pa rin sila sa Biblia at kay Kristo Jesus. Yan. Okay lang yan. Ito mga masishare ko guys, paano natin ma-maintain yung dami ng Kristiyano sa buong mundo para nga okay lang, ma-maintain lang. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng masama para anuin yung ibang paniniwala. Para sa atin, yung i-maintain lang natin kung ano tayo. Yun lang ibig sabihin ko ha. Disclaimer lang sa ibang reliyon, hindi ko naman sila inaano na kasi mai-stress lang ako o kayo kung anuin pa natin yung ibang paniniwala. I-consider na lang natin silang mga kaibigan. Nandyan na sila. Okay lang rin, i-maintain rin nila. Yun. Para sa akin, paano ma-maintain ang Kristiyanismo sa mundo? Ibig sabihin, tama yung nangyari. Ako, para sa akin, tama. Nag-branch-branch ang Kristiyanismo. Yan. Ako, para sa akin, maganda yon. Nag-branch-branch. Ibig sabihin, tawag pa rin kasi dun sa kanila Kristiyanismo. Kahit nag-branch-branch sila, halimbawa, nangunguna sa Kristiyanismo, Katoliko, Protestant, ano pa ba, mga born again. Okay lang yon, okay lang yon. At least magkakapatid pa rin tayo sa Christian. Ano pa ba yung mga nag-branch-branch? Yung Inc., yung ADD, ano pa ba? Yung KQ Buloy nga, Christian pa rin yan. Okay lang yon para sa akin. Kasi dyan, yan ang nakikita ko na para ma-maintain ang dami ng Kristiyanismo sa mundo. Parang isang kanyan guys eh. Parang negosyo yan na nagkakaroon na ng sister-sister company. Parang ano, yung kung makikita nyo sa mga business. Diba? Yung kapatiran. Yan. Yung parang example ko yung Toyota. Yung Toyota may mga kapatid pa yan na ibang branch na sasakyan. Gaya ng Lexus or other, mayroon pa. Parang Nissan, may Infiniti. Yan, yung GMC, magkakapatid sila ng Chevrolet. Yan, ganon. Parang ganon, parang sa PBA. Kapatid nung Tokentex, yung Meralco. Parang ganon. Pero, isa lang may-ari nila. Diba? Parang ganon ang nakikita ko guys. Mas maganda mag-branch. Pero kung nasaan ka naman, kung Katoliko ka ngayon, kung born naging kapatid pa rin natin yon, huwag nating awayin. Diba? Ako pag may nakikita kong kapwa ko Kristiyano, kahit magkaiba kami ng ano ng branch, tinuturing ko pa rin siyang ano, pares tayo Kristiyano eh. Isa lang rin naman yung dinadala natin, Biblia. Okay na yon. Diba? Ang mahirap kasi noon yung Kristiyano talagang lumipat na hindi natin kapatid. Yun talaga yung umiwalay na sa Kristiyano. Yun. Halimbawa, yung Kristiyano talaga, lumipat na siya ng Muslim.
ayun, kawalan sa Kristiyano yon talaga. Kasi magkaiba na yan eh. Number two, paano ma-maintain ang Kristiyanismo, ang dami ng Kristiyanismo sa mundo. Don't engage in any fight. Huwag kang makipagsali sa mga ibang awayan, mga digmaan, di ba? Kung mapapansin nyo sa bansa sa bansa, sana hindi ma-involve yung mga Kristiyano sa mga awayan ng bansa sa bansa. Kung napabalitaan nyo, mga nagdidigmaan, okay lang yun sila, reliyon nila, magdigmaan sila. Pero yung Kristiyano, sana wag nang makisali. Para yung isip ng tao, mapayapa itong reliyon na to, itong Kristiyanismo. Hindi nakikipagdigmaan o ano, hindi nagsisimula ng away. Okay yun. Yan, number three. Paano ma-maintain o lumawak pa rin ang Kristiyanismo sa mundo? Ituloy pa rin ng Kristiyanismo yung mga charitable institution, yung mga educational institution, pre-educational, mga orphanage, hospital, Christian, ano pa to? Mga charitable institution, yan, okay lang yan, ituloy pa rin nila. Yan, kagaya ko, produkto ako ng, ano, ng educational, pre-educational ng Christian Catholic. Ituloy pa rin, dumadami yung Kristiyano pa rin yan. Yan, ituloy pa rin nila. Kahit anong-anong branch, okay lang yan. Makikita nyo nga, yung Iglesia ni Cristo, may sariling mga branch, mga branch-branch na, tiyan mo, arena sa kanila. Yung pinakamalaking arena sa buong mundo yata, o Pilipinas, sa kanila. May mga university na rin sila. May mga school, yan, okay lang yan. Yung kay Soriano naman, may mga college na rin sila, pre-college, pre-education. Mayroon pa nga silang network, tapos namimigay pa sila. Yun, ituloy lang nila yon. Ibig sabihin na may maintain pa rin yung Christianism sa Pilipinas o sa mundo. Yun, ganun, tuloy lang nila. Kasi ang tao kasi, mas lumalapit yan dun sa nakakatulong kaysa yung panay convert o panay dada, 'di ba? Mas gusto nila doon sa nakakatulong. Ano naman kung convert mo kami, tutulungan mo ba kami? 'Di ba? Ganon 'yon. Ganon ang labanan ngayon, guys. Tapos number 4, ito nga. Number 4 ko na lang 'tong conversion. 'Yan. Nakikita niyo sa ibang reliyon, talagang nagtsatsaga sila na ano, nag-convert ng ibang tao. Talagang inaakit nila yung ibang Kristiyanismo na umanib sa reliyon nila. Yun ang way nila para dumami sila. Wala na tayong magagawa doon. Talagang ganun na style nila. Sana tayong Kristiyanismo, ganun rin gawin natin. Kung kaya, pero wag naman natin yung magpapakamatay tayo para ano, akitin natin yung iba. Wag na, normal lang. Normal lang. Ibig sabihin, kung may na-convert sila sa reliyon nila na gustong bumalik sa atin, tanggapin natin. Yun ang maganda. Tanggapin natin. Huwag na nating laitin o ano. Halimbawa, yung isang Kristiyano na nagpumunta ng ibang reliyon, tapos umayaw na sila doon na parang feeling nila hindi nila gusto uli, gustong bumalik, okay lang yun. Pabalikin nyo. Yun, guys. Yun nga, nakikita ko nga sa mga social media ngayon na dumadami yung mga nagpipreach sa social media, si Kuya Pastor, talagang nagbabayan-bayan siya sa buong Pilipinas para mangaral. Yun, isang way rin yun para ma-maintain yung Kristiyanismo sa mundo. Ito na lang, last ko guys, wala na akong maraming ibang ano sasabihin. I-maintain lang ng Kristiyanismo yung celebration. Mga holy celebration na nakakonek sa Kristiyanismo. Maintain lang nila yon. Kasi okay lang yon. Ang tao ngayon, mas gustong-gusto ng maraming holiday, maraming celebration, di kagaya ng ibang reliyon. Ilan lang yung celebration nila, naboboring ang tao. Mas gusto ng tao ngayon yung celebration na marami. Kasi yung work ngayon, medyo normal na lang yung work eh. Tsaka yung celebration ngayon is a business na rin eh. Kaya idiretso lang nila, yung i-maintain lang ng Kristiyanismo yung mga celebration, Pasko,
New Year, ano pa ba, mga Valentines, mga Happy Father's Day, Happy Mother's Day, ano pa, araw ng mga patay, araw ng mga santo, pestahan. Yan, i-maintain lang nila yon. Allowed naman yun ng government eh. I-maintain nila yon. At least doon pa lang napupukaw yung Kristyanismo, na merong Kristyanismo sa mundo. Para ma-maintain nga. Yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.